Magandang araw mga ka-GMAX. Pag-uusapan po natin ngayon ay ang features ng Umak 1518 BT. Ayan po sa ating Umak 1518 BT, mayroon na rin po siyang mic mixer, tsaka mayroon siyang Bluetooth, SD card, USB port, AM/FM tuner, at ang kanyang speaker set selection. Sa Umak 1518 BT, mayroon din siyang 2000 watts times 2 peak music power output. May kasama siyang remote. Ito po yung additional antenna ng ating FM tuner. Kung sakaling mahina po yung signal nyo dito sa ating built-in na antenna, dagdagan nyo lang, ito lang po yung pagkakabit. Wala naman po siyang polarity. Kahit magkabaliktad po, okay lang po yan. Itusok nyo lang po siya dito. Yan. Sa atin naman pong EM, wala din pong polarity. Tusok lang din po. Ganyan lang po yung tamang paglagay ng ating mga antena. Ting Umak 1518 BT, pwede po siyang hanggang 4 na speaker ang ikakabit. Mayroon po siyang seat A at saka seat B. Babala lang po mga ka-GMAX, ang ating Umak 1518 BT ay mayroon po siyang effector. Ito po ay hindi po tinatanggal. Kasi pag once na tinanggal po ito, automatic po mawala po ang sounds ng ating amplifier. Pag natanggal nyo po ito at saka nawala, pwede pa rin namang tumunog ang inyong amplifier using po sa ating RCA jack. Sundan nyo lang po siya, kulay sa kulay lang po, ganyan lang po. Try naman po natin sa tuner. Ito po, mayroon po siyang selector dito. Ito po yung tuner, pindutin mo lang. Pag naka-tuner na po kayo, mayroon po ditong selector din po sa AM, FM. Pag naka-angat, yan po yung FM. Pag naka-lubog, EM po. Sa EM naman po natin, ito yung tinatawag sa ating antenna. Ito yung positioning antenna siya. Bawat isang istasyon, kailangan mo siyang iikutin. Patulad po nito. Ihanap mo siya ng tamang position para mas maganda at malinaw yung ating AM station. Sa atin naman pong FM, ito po yung pinaka-antina niya, ito yung built-in antina. Pag nasa loob kasi tayo ng bahay, mahina po ang signal nito minsan, lalo na pagka nasa looban tayo. Kaya kailangan natin ng additional antina. Ito yung tinatawag. Mas maganda kung mas mahaba para mas maraming makuhang istasyon. Ayan, sa ating input po, mayroon po siyang input 1 at saka input 2. Ito yung auxiliary 1, auxiliary 2. Pagkagaling sa ating TV, mamili ka lang kung sa alin dito sa dalawa. Ilagay po natin ngayon sa auxiliary 1. Kulay-kulay lang din para di kayo malito. Tapos dito sa harap, ayan, tandaan nyo po, naka-auxiliary 1 kayo. Pindutin nyo rin yung auxiliary 1 para pwede na kayong magpa-sounds at magamit ang inyong TV. Sa USB naman po, pindutin mo lang yung USB select. Tapos, try natin i-play yung USB. Sa ating Umak 1518 BT, sa kanyang microphone, mayroon na po siyang mixer. Mayroon siya ditong echo, may volume, bass, treble, repeat, delay. Tsaka yung kasunod niya, ito yung mic volume na niya. Balance, echo uli, bass, mid-range, tsaka treble. Parehas na po yan hanggang pagbaba. Tapos ang ano po natin dito, sa ating microphone, mayroon po siyang backup sound. Pag diniin mo po ito, ikaw po yung magiging backup. Kumbaga ikaw yung second voice. Pagka nakaangat, yan po yung first voice. Yun lang po mga ka-GMAX tungkol sa ating Umak 1518 BT. Sana po may natutunan po kayo.